Hello mga manay, and samahan niyo ako dahil mag-unbox ako ng aking in-order online na malaking pressure cooker para dun sa aking ginagamit kasi sobrang dami nang nag-order ng ating bagoong alamang kaya hindi ko na kinakaya dahil yung aking mga gamit dito ay malalaki na pero kinukulang pa kaya nga umorder na ako ng mas malaki. Kaya para sa mga gusto rin mag-order noon, lalo na kung meron kayong mga restaurant na para mas mapabilis ang inyong trabaho. So, eto, tignan ninyo. Dahil karanating lang, grabe, nagulta ko, ang laki pala. Akala ko yung saktuhan lang, pero na-amaze ako kasi ito ay 70 liter. Gabing-gabi na dinliver pa, nagulta ko merong tawag. So, eto na, tara, punta natin. So, ayan, ang laki pala nito. Akala ko yung saktuhan lang na ano. Hindi ko makita yung gunting. Ganun, no? Kapag kailangan na kailangan mo, hindi mo talaga makita yung mga bagay na hinahanap mo. Kapag hindi mo na kailangan, saka naman lalabas. Ay, grabe, ang laki. So, wait. Ano yata ng ano tayo? Maganto yata. Dito rin natin. At hindi siya ganun. Hindi siya magaang hanap. Natin. Ayan. So, pag ganito yung gamit natin, kailangan ang gamit nyo rin na po na stove ay yung heavy duty dahil hindi to pwede sa mga maliliit na stove. Baka wasapin nito. Sobrang laki. Paano yung paghuhugas ko lang nito? Paghuhugas pa lang nito talagang oh wow, ang laki pala. Grabe. Ang laki, nakakatuwa. OMG, ang dami. Ang dami pa lang malalagay, tingnan mo tayo. So, atin, ayan. Ito siya. Ang handle niya, talagang mabigat. So, tanggal natin isa-isa. Tapos, ito yung bulb niya. Parang yung pinakapito niya. So, may kasama siyang dalawa. Nakakatuwa yung seller kasi talagang ina-update niya ako. At grabe, ang daming malalagay. Hindi na ako mapupuyat mga manay. Kaya ayan, sa mga mag-order talaga, sobra. Dahil dito ako napupuyat yung sobrang haba ng oras ng pagluluto ko. At eto na. Sobrang laki. 70 liters. So yan, 70 liters to mga manay. At malaking tulong sa akin to. Ayan. Para hindi na ako mahirapan magluto. So, try natin. Lagay sa ibabaw. Ang mabigat itong kanyang takip ha. Para ang setup nito is ganyan siya. Then, pag nilak mo, yan. Tapos yung kanyang pinaka-bulb, ito yung pinaka-pito niya is dito sa dalawa. Ano na to? Nakausling bakal. Ito na. Ready na tayong makipagbakbakan. So, ayan mga manay, tapos na tayong mag-unbox at ngayon ay susukatin natin gamit ang aking daliri. Dadangkal natin. So, isa, dalawa, mga dalawat kalahating dangkal. So, sobrang laki niya mga manay ha, dahil isa po talaga sa napupuyat talaga ako sa pagluluto ng mga orders ng mga customer ko kasi hindi ko naman talaga akalain na tatangkiliki nila yung ating bangus bagong alamang. Una-una halal din para sa ating mga Muslim, di ba? So talagang pwedeng-pwede nilang itry yun dahil bangus ang ating ginagamit. Then ang natutuwa ako rito, ang laki na niya. So kung tingin niyo diyan parang maliit pa, in actual, ang laki na niya, ang lapad pa niya sa loob. So sa mga magtatanong kung saan ko 'to na order, lalagay ko na lamang po yung link sa description box or sa aking caption kasi sulit na sulit yung ibabayad nyo dito. Worth it talaga. Kailangan mong mag-invest
lalo na kapag nagne-negosyo tayo, lalo na kung ang kapalit naman nun ay mas mapapaiksi yung oras ng trabaho natin, kumbaga mas mapapagaang. So ayun lang mga manay, ayan, at hindi siya ganun, hindi siya magaang, mabigat talaga siya. So solid to mga manay, ayan o. Happy lang ako, yan, i-share ko sa inyo. Siyempre, hindi natatapos dun mga manay yung aking trabaho. Pagkatapos kong i-unbox yung dumating ko na order na malaking pressure cooker. So, ito naman, diretso naman ako sa pagpapack ng ating mga order. Ayan po, kung nakita ninyo, isa-isa kong kinakabit yung waybill sa plastic ng ating parcel. So, ganito yung ginagawa ko dahil wala pa akong machine na printer. Yung parang ididikit na lang siya, kaya manual ko talaga na ginugupit. Ipiprint ko, tapos nilalagay ko sa ice bag. Tapos, ikakabit ko pa isa-isa dun sa plastic ng ating parcel, isa-isa. Kaya itong pinapakita ko sa inyo mga manay ay isa lamang sa mga ginagawa ko na talagang inaabot ako ng madaling araw, dahil bukod sa tinitignan ko pa minsan yung mga message ninyo, minsan meron pang mga nagagalit na hindi ko kagad nasasagot yung mga katanungan nila. Pasensya na po kasi alam niyo yung hinahati ko yung katawan ko bilang isang nanay at bilang isa din na provider ng aming pamilya. So eto nga, aabuti na naman ako ng madaling araw nito mga manay. Kaya yung iba akala nila ganun lang kadali kumita. So hindi po. Lahat po talaga pinaghihirapan, pinagpupuyatan, nauubos ang oras mo rito minsan, at kadalasan nga nakakabasa ka pa ng mga message na yung iba naiinip dahil ang tagal na mga katanungan lang na hindi ko kagad nasasagot about baking. So pasensya na po mga manay ha, kung late po ako sumagot. So dito nakikita ninyo, isa-isa ko pong tinitignan pa yung mga parcel na yan para hindi po ako malito. Mamaya kasi mailagay ko dun sa iba yung order ng isa. Ayoko naman na magkamayon ng problema. At kung nakikita nyo, ako rin po lahat ang nagpack niyan. Ako rin ang nag-aayos. Ako rin po ang naglilinis, nagluluto. So ina-enjoy ko yung ganitong bagay kasi ito naman yung gusto ko talaga eh. Masaya ako sa ginagawa ko. At alam mo yan, sarap ng feeling na may nagtitiwala sa'yo at nagugustuhan nila yung luto mo. So ayan mga manay, maraming salamat. So ito nga, inabot ako nito mga manay. Natapos ako dito ng mag-aaral, stress na ng madaling araw. At natatawa ako dahil habang nagpapaka ko nito, aba may humahabol pa. Meron pa mga gising na madaling araw na nag-check out pa. Kaya ginagawa ko, sinasabay ko na rin para kinabukasan, mapipick up na rin po ng rider. So kala nyo ba dito na natatapos pagkatapos ko mag-pack ng mga order? Hindi pa dyan, dahil tumitingin pa ako sa aking social media. Sinasagot ko pa yung mga katanungan ng iba. Then, ire-ready ko na rin yung mga lulutuin ko kinabukasan para sa mga pa-order naman. So, dapat po talaga mag-i-stack po ako para kahit paano makapahinga na ako ng mga ilang araw, dahil may mga trabaho pa rin ako na kailangan kong tapusin. Pero hindi nangyayari mga manay kasi gaya na ito yung niluto ko, naubos kagad. So, wala na naman tayong stock, sold out lahat. At meron pa akong mga box na sa harapan ko na kailangan ko pang ipabook bukas para naman sa aking mga distributor. So, hindi ko lang po talaga akalain na ganun kainit yung pagtanggap nyo sa aking produkto. Maraming salamat po sa pagtitiwala. At sa ganito, nakikita ninyo, di ba? Halos lahat iniisa ko yan. Kung tama ba yung address, kung tama ba yung order, kasi marami tayong variant. So, meron tayong bangus, bagoong alamang, meron din tayong bagnet, bagoong alamang, meron din tayong Spanish style bangus, may suka, meron din tayong chili garlic. So, halo-halo to, kaya chine-check ko talaga, baka mamaya magkapalit-palit ng order yung mailagay ko sa kanilang parcel, syempre. So, mga oras na to, syempre, pag madaling araw, pikit na pikit ka na. Pero, ewan ko ba mga manay, parang nasanay na talaga yung mata ko ng ganitong oras. Tapos yun nga, dahil hindi nga humihinto yung pimples ko sa aking mukha, alam ko napapansin niya yan, sa puyat na rin po. At yun nga, kadalasan syempre lipas na rin sa kain, so yung stress. Pero wag po kayo mag-alala, kahit pa paano naman po, natutulog naman po ako pag may oras na kailangan matulog. Pero ewan ko ba, workaholic ako mga manay. Kaya maraming salamat po sa mga nag-message sa akin na nag-aalala sa health ko. Thank you po sa pag-aalala ninyo. Na-appreciate ko po yung mga bagay na gano'n, yung mga message nyo sa akin. Malaking bagay po yun na concern po kayo sa akin. At eto na nga, yan, nung natapos ko nang ilagay sa parcel yung ating mga
order. Ayan, nailagay ko na sa plastic. So, meron pa ako natitira dyan na ibabox ko dahil 5 pieces yung kanyang order. Ayan, kaya nilagay ko sa box. Tapos, nilalagyan ko rin po ito ng, ito yung sticker na Pragel ba to? O Pragel? Ayan, basta yan na yun. Para po kasi maiwasan na ihagis-hagis. Kasi, yun nga, nagkameron kami ng tawag dito na experience na yung mga suka namin yung diniliber eh kalimitan dun sa iba eh basag dahil hindi mo rin talaga masasabi, di ba, kapag hawak ng rider, iba-iba po kasi yung nag-handle niya. Syempre nilalagay pa yan sa dumadaan pa yan sa bodega, sa warehouse. So iba-iba po talaga yung pinagdadaanan kaya hindi naman pwedeng subaybayan natin yun na ingatan. Kaya talagang mas mainam talaga na ganito, nilaligyan namin yan ng sticker. Na-double din po namin ng bubble wrap para sure na talagang secure yung ating product. So ayun lang mga manay, ito lang po yung aking mini vlog. See you the next vlog. Bye-bye!